DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Matagal na akong lihim na nasasaktan tuwing inaalipusta mong mga tulad ko. Ngayong alam mo ng buong katotohanan, sana magbago na rin ang pagtrato mo sa mga batang kalye. Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasimpalad mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Lakip ang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang unang yugto ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing palad mo. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Mukhang hindi naghihirap ang Pilipinas. Ang dami nagsashopping. Palibasa yung iba nakatanggap na ng kanilang bonus. Kaya naman naglipana na rin ang mga pagnanakaw at snatcher sa lugar na ito. Ay! Snatcher! Ayun ang snatcher! Ano kung gagawin ito? Kapag hindi napigilan sa paggawa ng masamang ganitong edad, sila yung magiging pusakal na kriminal pagdating ng araw. Hindi ka makakatak sa akin na. Ayun, pumasok sa eskinida. Loko ka, dyan ka pumunta. Dead and young. Wala kang kawala sa akin. Tigil! Tigil! Gago ka, pinagod mo pa ako, ha? Kalabos mo yan ang bagsak mo. Chip, huwag po. Huwag niyo po ako'y kulong. Hindi na po ako ulit. Pangako po, pangako. Hindi dapat paniwalaan ang pangako ng mga katulad mo. Kayong mga batang kalye, likas kayong mga gago. Ma'am, hawak na po siya ng pulis. Huwag niyo na saktan. Naku! Ayun ang bag niyo, di ba? Sinuli ko na sa inyo. Nakakainis kasi. Dapat sa
mga ganyang bata sinasalvage para hindi pa marisan. Oo nga! Salvage nyo yan! Ang laki niyan, hold backer na yan! O kaya putulan ng kamay! Para sa sabi! Oo, tama! Narinig mong sinabi ng mga tao? Salvage na raw kita! Mama, please! Kuya Chip! Ano? Huwag po ninyo akong isa-salvage! Ayoko pa pong mamatay! Ayun ang mobile! Liga! Sumama ka sa akin! Liga! Salvage ako! Balik na ako, Chip! Huwag naman po! Maawa naman po kayo sa akin! Nagugutom lang po ako kaya ako nagnanakaw! Huwag po ninyo ako papatayin! Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Naiayos ko ng mga plato para sa pagkain namin mamaya ni Dario pagdating niya. Siguro, dapat ko nang simulan ang pag-washing machine itong maruruming damit habang iniintay kong asawa ko. Madali lang naman ito eh. Ilalagay ko lang sa washing machine, tapos lalagyan ko ng pride powder. Para bukas, babalawan ko na lang. Ay, si Dario na yata ito. Sandali! Ay, Oh, may kasama ko, Almira. Si Mark. Ha? Mark, ang tita Almira mo. Magandang gabi po, tita Almira. Sino batang yan? Saan mo napulot yan? Ah, mamaya na ako magkikwento. Lika, Mark. Tuloy ka. Palagay mo loob mo rito, ha? Opo. Almira, alam ko hindi ka pa rin nag-aapunan. Kami hindi pa rin kumakain eh. Magkain ka na. At mamaya, may importante tayong pag-uusapan. Dario, basta ka nalang nagdala ng batang lalaki dito sa bahay. Ay, dapat tinanong mo muna ako. Pasensya na, Almira. Wala nang time na mahingi ko pang permiso mo. Kasi yung bata, si Mark, kung hindi ko kukunin, dadalhin niya sa DSWD. Pagdating doon, tiyak tatakas siya. O di hayaan mo. Eh, hindi nga ganun eh. Naawa ako eh. Pag nakatakas yung sa DSWD, mangi-snot sa naman siya. Eh, paano kung makatapat siya ng gagong pulis? At barilin na lang siya. Eh, salbahe naman eh. Kaya hayaan mo mamatay. Alam mo, hindi ka pwedeng pulis. Hindi puro tapang ang pinaiiral kapag pulis ka. Dapat may puso ka rin. Oo. Nalalay yung usapan natin. Pinag-uusapan natin yung Mark na yan. Na basta mo nalang inampon. Eh, hayaan mo na siya rito. Total, wala naman tayong anak. Sinusumbatan mo ba ako? Na hindi kita mabigyan ng anak matapos mamatay yung kaisa-isa nating anak. Hindi kita sinusumbatan. O ano? Ginagawa ko lang ang paraan para muling magkabuhay itong bahay natin. Mahirap bang intindihin yun? Mahirap bang intindihin na gusto ko uling maramdaman kung paano maging ama? Ako, Mama. Inis na inis talaga ako nung iuwi dito ng asawa kong batang yun. Eh, kung mabait naman yung bata, ayaan mo na. Unang kita ko palang sa batang yun, ang bigat na ng dugo ko. Mark ang pangalan nun. Kung sa bagay, hindi kita masisi. Bakit naman kasi ang asawa mo? Mag-aampun lang din ang bata. Bakit isang batang kalye pa? Eh, baka nga nagra-rugby pa yun eh. Tuyot na ang utak niyan. Baka kung anong kabalbalan ang gawin sa loob ng bahay niyo. Ngayon, balik
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ibig mo sabihin, Mike, ikaw mag-isang naglinis dito sa harap ng bahay? Opo, sarhento. Oh, sarhento ko na naman dyan. Di ba sabi ko sa'yo, Tito Dario na lang itawag mo sa akin? Ay, oo nga po pala. Palagi ko po nakakalimutan, Tito Dario. At isa pang napapansin ko sa'yo, nakikita ko parang asiwang-asiwa ka pa rin kumilos sa harap ng Tita Almira mo. Kung po kasi, nahihiya po ako kay Tita Almira. Tsaka medyo kumpo, medyo masungit po siya sa akin. Mabait naman yun. Naninibago lang din. Pero kapag nakita niyang mabait ka, masipag at masunurin, magiging malapit na rin siya sa'yo. Ginagawa ko pong lahat para matuwa po siya sa akin. Ipagpatuloy mo lang yan. At sa darating na pasukan, mag-aaral ka. O anong grade na bang naabot mo? Grade 3 po. Grade 3. Okay. Mag-aaral ka ulit. May malapit na elementary school dito. At kapag nakita kong pinagbubuti mong yung pag-aaral, pangako ko sa'yo, susuportahan kita hanggang sa kolehiyo. Almira, bakit ang dilim ng mukha mo pagdating mo kanina? Eh, paano, Ma? Naiinis ako. Kanino ka naiinis? Sa asawa mo na naman. Dalawa na sila ngayon na kumukonsume sa akin. Silang dalawa tumutuyo sa dugo ko. Kaya nga inis na inis ako dun eh. Dun, lalo dun sa batang yun. Kay Mark, naiinis ka? Oo. Maayos naman yung bata ah. Magalang. Nakikita ko pag nagpupunta ako sa inyo, masipag naman. Wala akong tiwala doon sa Mark na yun, Ma. Eh, dati nga snatcher yun, di ba? Kaya naaresto ng manugang nyo. At heto pa nga talagang kinakainis ko ng gusto. Pag-aaralin pa siya ng asawa ko. Ay, napalapit na sa kanya ng gusto yung bata. Ibis na dagdag sa savings namin yung gagastosin niya doon sa batang yun eh, mapupunta sa wala. Bakit ba ganun ang isip niya? Almira. Meron ba siyang ambisyon na maging santo? Mula nang ipagamit sa akin ni Tito Dario yung silid na ito. Di ko pa nakikita ang loob ng cabinet nito. Kaninong gamit ba ang mga nakalagay dito? Uy! Ang dami palang damit dito. Ang kaganda pa. Ha! Mukhang kasya sa akin. Teka nga, may sukat nga itong isang t-shirt at pantalon. Wow! Ha! Kasya nga sa akin. Bakit kaya may mga ganitong damit dito? Ang ganda! Ngayon lang ako nakapagsuot ng ganito. Ha? Mike! Ay! Ha? Mike! Ay! Si Tita Almira! Mike! Ano ba? Buksan mo ang pinto! Opo! Tita Almira, may iutos po ba kayo sa akin? Meron. Bah! Ba't suot mo ang t-shirt at pantalon ng anak ko, ha? Bakit pinakialaman mo yan sa cabinet niya? Ay, sorry po. Ano sorry? So talagang bata ka, ha? Napakapakialam meron mo. Hindi naman sa'yo sinusuot mo, talagang magnanakaw ka. Hindi po. Hindi. Hindi po ako magnanakaw. Okay, ano? Sinukat ko lang po. Kasi po nagandahan lang po ako dito eh. Kahit na nagandahan ka, hindi mo dapat pinakikialaman yan, ha? Naku! Sa susunod, di ba, balugbugin kita pag pinakialaman mo uli yung gamit ng hindi naman sa'yo. Hala, hubarin mo yan. Hubarin mo! Opo, hubarin ko na po. Sorry po talaga. Thank you.
Anong kapalaran ang naghihintay kay Mark sa poder ng mag-asawang nag-ampon sa kanya? Mapagtiisan kaya ng bata ang kasungitan ng asawa ng pulis na nagmagandang loob na siya'y ampunin? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Olive Madrideos, Vilma Borromeo, at si Phil Cruz sa papel na Dario. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayan ito ay mula sa panulat ni Alex Areta. At sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing palad mo. Dito pa rin sa ating natatanging dulan, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Matagal na akong lihim na nasasaktan tuwing inaalipusta mong mga tulad ko. Ngayong alam mo ng buong katotohanan, sana magbago na rin ang pagtrato mo sa mga batang kalye. Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing palad mo! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag galilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Huwag Mong Husgahan ang Mga Taong Hindi Kasing Palad Mo. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako
ang bukas. Oh, ayan, Mark. Naipamili na kita ng sapatos, pantalon at mga t-shirt. Huwag mo na ulit pakikialaman ang mga damit na andun sa kabinet ng kwarto mo para hindi ka mapagalitan ng Tita Almira mo. Opo, Tito Dario. Alam mo, mahal na mahal kasi ng asawa kong anak namin na yun. Sayang nga lang, maalis ang namatay. Bakit po namatay ang anak niyo? Eh, akala namin simpleng lagnat lang eh. Yung pala, dengue na. Huli na nang dalhin namin sa ospital. Malaki na rin siya nang iwan niya kami. Halos sinlaki mo na. Oh, sorry po. Nalungkot kayo nang itanong ko. Okay lang. Halika na. Iatin na kita sa bahay at inuulit ko. Pasensya ka na rin sa pagiging mataray ng asawa ko, ha? Ipakita mo lang na kaya mong magpakabait. At darating ang araw, matatanggap ka rin niya bilang miyembro ng pamilya. Almira, hindi ko yata nakikita yung ampun nyo. Ay naku ma, wala siya dito ngayon. Ay asan? Isinama ni Dario. Pagka-shopping daw. Kasi walang maayos na damit yung ampun niya. At isa pa, inaamo niya. Alam niya kasi na napagalitan ko. Eh sukat ba namang pakialaman yung damit nung namatay naming anak? Giliw na giliw talaga si Dario sa batang yun, ano? Sinapin niyo pa. Pero sa isang banda, nakikita ko mabait naman yung bata. Masipag pa. Mula lang dumating siya dito sa inyo. Lagi nang malinis dito sa harapan ng bahay niyo. Wala nang lumalagong damo dyan sa may taniman mo ng halaman. Baka umpisa lang yan. Bago pa kasi. Sa bandang huli niya, lalabas na yung tunay na kulay niyan. Eh, tuloy ba yung plano ni Dario? Ano yung plano? Ay, sabi niya, pag-aaralin niya yung ampun niyo. Oo. Pinagsabihan ko nga siya, ay ayaw makinig sa akin. Sabi ko pa nga, yung asong askal, kahit lagyan mo ng magandang kulyar, askal pa rin. Ano sabi ng asawa mo? Sabi niya tao daw si Mark, hindi aso. At lahat daw ng tao, dapat nabibigyan ng oportunidad para maipakita yung tunay na galing at potensyal. Na. Bakit nakatayo ka pa dito sa corridor at nakatanaw sa playground ng school? Natutuwa lang po ang tanawin ng mga katulad kong estudyante, Teacher Olive. Bakit? Kuwan po. Kasi noon po, hindi na ako maasang makakabalik pa ako sa pag-aaral. Akala ko po, hindi na ako makakatuntong ulit sa loob ng paaralan. Bakit naman? Naging palaboy na po kasi ako. Naging snatcher po para may pambili ng pagkain. Ooh. Tapos po, na-aresto po ako ng isang pulis nung mangisnatch ako ng bag. Ayun po, akala ko po isasalvage na niya ako. Pero inampun po niya ako. At eto, pinag-aral. Ibig sabihin, pinapaaral ka ng nag-ampun sa'yo? Opo. Mabait po siya. Kahit po matapang siya sa mga masasamang tao, mabait po siya sa akin. Kaya po pinagbubuti kong pag-aaral ko. Gusto ko po matuwa siya. Pulis po siya. Pulis? Eh, baka kilala ko. Si Tito Dario po? Ah, oo. Taga dyan lang kayo sa kabilang kalye, di ba? Opo. Oo, kilala ko nga ang sinasabi mong pulis. Kasamahan siyang pulis ng pinsang ko. Kaya po ako nag-aaral na mabuti. Gusto ko pong matuwa siya sa akin.
Parang hindi niya maisip na sayang lang ang ginagastos niya sa akin. Tama ang ginagawa mo. Ipakita mo sa taong nag-ampun sa'yo na hindi siya nagkamali nang tulungan kanyang magbagong buhay. Yan po talagang ginagawa ko, ma'am. pag malaki ka na ba, ano gusto mong maging? Gusto ko pong tularan si Tito Dario. Gusto ko rin pong maging pulis. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Yan. Makintab na ang sahig dito sa buong salas. Kaya pala sabi ni Tita Almira, star floor wax ang gamitin ko. Ang ganda palang pahit sa sahig. Konti pa lang na ipapahid ko. Ang linis na agad. Sandali po! Ay! Kayo po pala, Lola Lourdes. Magandang hapon po. Mano po. Kaawaan ka ng Diyos. Bakit pawisan ka? Ay, naglilinis po kasi ako ng buong bahay. Pati po sahig sa kusina. Nilagyan ko po ng Star Wax Floor Wax. Oh, dahan-dahan po kayo. Baka po kayo madulas. Ang kintab ng sahiga. Ang Tita Almira mo, asan? Umalis po sila ng kaibigan niyan si Aling Beth. Siguro po, manunod po ng sine. Ikaw naman, bakit narito ka? Wala ka bang pasok? Foundation day po ng school namin. Wala pong pasok. Pinag-iigi mo ba yung pag-aaral mo? Opo. Mabuti naman. Pasalamat ka. Nakatagpo ka ng mabait na nag-ampun sa'yo. Mabait yung manugang ko. Pero, si ano po? Si Tita Almira po? Para pong masungit pa rin siya sa'kin, Lola Lourdes. Ganun lang talaga yung anak kong yun. Pero pag nakita niyang mabait ka at mapagkakatiwalaan, makukuha mo na rin ang kanyang simpatya. Totoo, Mark. Gusto mo ring maging pulis paglaki mo? Opo. Pero nung malaman po ni Tita Almira, nagalit po siya. Ha? Bakit nagalit? Wala pa rin po siyang nakitang dating magnanakaw na naging pulis. I know. Huwag mong pinapansin ang ganong salita ng Tita Almira mo. Totoo naman po eh. Totoo na dati akong snatcher. Dati akong magnanakaw. Ang gawin mo, patunayan mo sa aming lahat na kapag ang isang masamang tao'y nagbago, talo pa niya yung mga dati ng mabubuti. Ipakita mo sa aming lahat na yung tulad mo, pag binigyan ng pagkakataon, ay kayang magtagumpay sa buhay. Kaya ko po ba yun, Tito? Kaya mo yun. Paano po ninyo sabing kaya ko? Dahil ako'y katulad mo rin. Naging palaboy, naging magnanakaw. Hanggang ampunin ako ng isang matandang may kaya sa buhay. Kayo rin po? Naging katulad ko? Oo, Mike. Kaya may malambot akong puso sa mga katulad mo. Kaya yung mga negatibong sinasabi ng iba, huwag mong pansinin. Sa halip, gawin mo inspirasyon upang patunayang mali sila. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Congratulations, Mark! Graduate ka na ng elementary. Mag-high school ka na. Oo nga po, ma'am. Salamat po. Oh, nasa si Sorrento? Hindi ka nasamahan ngayon sa graduation mo? May police operation po eh. Si Tita Almira naman po, may lakad din. Okay lang. Ang importante, nagtapos ka na ng elementary. Oy, sa high school ha, pagbutihin mong lalo. Hanggang maging pulis ka. Opo, Ma'am Olive. Nangangako po ako sa inyo. Magiging pulis po ako. Gagayain ko po si Tito Dario. Sige, Mark. Mag-iingat ka sa school. Opo, Tito Dario. Salamat po. Tutuloy na po ako. Ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang nangampunin namin ang batang ito. Pero ngayon, fourth year high school na siya. Isang taon na lang at magka-college na. Oy, Dario. Nakita ko, ha? Inabutan mo ng baon si Mark bago umalis. Pinasobrahan mo? Almira, nagbibinata na si Mark. Nakaka-crush na yan. Mahirap yung walang pera. Ni hindi makapanlibre. Kahit sa malamig, sa nagugustuhan niya. Sumusobra naman yata yung pagpapalayo mo sa kanya. Ayan ka na naman eh. Lagi mo sinisilip ang konting pabor na ibinibigay ko dun sa bata. Hindi ko siya pinapalayaw. Binibigyan ko lang ng konting alwan sa buhay. Oh, hindi mo nagawa yan. Ang buhay pa ang anak natin, ha? Ikaw, konting panahon lang nating nakasama si Junjun. Tapos hindi na siya nagkaroon ng kasunod. Sinusumbatan mo ba ako? Dahil hindi na uli kita nabigyan ng anak? Hindi ako nanunumbat. Sinasabi ko lang sa'yo kasi maktol ka ng maktol. Hanggang kailan ka ba titigil sa pagmamaktol tungkol kay Mark? Hanggang kailan? Hindi natin siya kaano-ano. Naiinis ako. Kasi malapit ka na magretiro sa pagkapulis mo. Wala naman tayong ipon. Tapos meron ka pang pinag-aaral. Gasino na lang ang gastos ng bata sa kanyang pag-aaral. Nasa public school lang siya. Ang gastos lang natin sa kanya yung konting baon niya araw-araw. O paano pag nagkolehyo na yan? O, malaking gastos yun. Wala kayo bang gagawin kundi silipin ang pagkatao ni Mark? Ang pagkatao niya at ang pag-ampun ko sa kanya? Dating batang kalye siya. Dating magnanakaw. Babalik at babalik yan sa kanyang dating gawin. Bakit? Bumalik ba ako sa akin dating gawin? Dario! Oo! Oh! Dati rin akong batang kali. Dati nagawa ko rin magnakaw para merong makain. Kung hindi sa tulong ng isang taong mapagkawang gawa, siguro nasa kalye pa rin ako hanggang ngayon. O siguro baka napatay na ako ng mga alagad ng batas. Pero dahil may tumulong sa akin, eto ako, naging pulis. Gusto ko lang magbalik ng pabor sa isang dating katulad ko. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na isa kang dating... Dahil galing ka sa may kayang pamilya, nahihiya ako sa'yo. Oo, asawa na kita. Pero hanggang ngayon, nangingimi pa rin ako sa'yo dahil nakikita kong mapagmataas ka. Dario! Matagal na akong lihim na nasasaktan tuwing inaalipos tamang mga katulad ko. Ngayong alam mo ng buong katotohanan, sana magbago na rin ang pagtrato mo sa mga batang kalye. Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing palad mo! Magbago na kaya ng pagtingin si Almira sa kanilang ampong si Mark? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan
ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Olive Madrideos, Wilma Borromeo, at si Phil Cruz sa papel na Dario. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butiap, sa musika ni Buboy Sanonga, supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing palad mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Matagal na akong lihim na nasasaktan tuwing inaalipusta mong mga tulad ko. Ngayong alam mo ng buong katotohanan, sana magbago na rin ang pagtrato mo sa mga batang kalye. Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing palad mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing palad mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Oh, ngayon, iiyak-iyak ka dito sa akin.
Dito ko magsusumbong. Naiinis kasi ko, Ma. Palagi nalang kinakampihan ni Dario yung ampun niya. Alam mo, nung una, medyo mabigat din ang dugo ko kay Mark. Pero habang nagtatagal, nakikita ko mabait naman yung tao. Pag nasa bahay, trabaho lang ng trabaho. Naghuhugas ng plato. Naglalampaso ng sahig. Nagwawalis. Lahat. Eh, para ka nga biglang nagkaroon ng katulong sa bahay nang dumating siya. Na hanggang ngayon, ha? Binata na siya, ganun pa rin. Nakakainis. Nakakainis. Magtapat ka nga sa akin. Bakit ba hanggang ngayon, hindi mo pa rin matanggap na miyembro na na inyong pamilya si Mark? Kasi pag nakikita ko siya, naaalala ko ang namatay niyong apo. Bakit? Kung hindi namatay si Junjun, magkasingidad sila. Dapat binata na rin. Hindi mo ba pwedeng ituring na si Mark ang kapalit ni Junjun? Hindi naman siya sa akin ang galing. Iba siya. Ang gusto ko, anak ko. Yung kadugo ko. Dugo ko mismo. Yung ako yung nagsilang. Hindi isang taong hindi ko alam kung saan ang galing, kung sinong magulang. Ayan na nga. Inamin na sa'yo ng asawa mo. Isa rin siyang dating palaboy na inampo na isang may magandang kalooban. Yan ang dahilan. Kaya magaan ang loob niya sa inyong ampon. Kaya dapat naman, ibahin mo na rin ang pagtrato kay Mark. Tito Dario! Tito! Tito! Nasa trabaho pa ang asawa ko, Mark. Bakit mo hinahanap? Ha? Hihingi ka na naman ng pera? Eh, tita, hindi po. Hindi ko po kailangan ng pera. O anong kailangan mo? Bakit mo hinahanap si Dario? Kung po eh. Ipakikita ko lang po sana sa kanya ito. Anong papel yan? NOE po, tita. NOE. NOE? Ano yun? Oh, galing po sa Philippine National Police Academy. Notice of examinations po. Print lang po ito galing sa internet. Nakita namin ang kaklase ko sa internet shop. Pareho po kami pinadala ng Noe. Gusto ko lang po sanang ipakita kay Tito Dario. Tiyak po, matutuwa yun. Parating na yon. Hintayin mo na lang at saka mo sabihin sa kanya. Wala akong pakialam dyan. Halos 9 taon na ako nakatira dito. Pero hanggang ngayon, mainit pa rin ang dugo sa akin ni Tita Almira. Paano ko kaya makukuha ang loob niya? Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bilang direktor ng Philippine National Police Academy, malugod ko kayong tinatanggap sa loob ng institusyong ito. Nauhubog sa inyong pagkatao upang kayo ay maging karapat dapat na lingkod ng bayan. Sa pagtahak nyo sa lakbaying ito, tanging may matibay na dibdib at matatag na determinasyon lamang ang nagtatagumpay. Welcome to the Philippine National Police Academy! Yeah! Masaya ka na? Wala na sa bahay mo? Kinaiinisan mo ang puna asawa pa? Talagang masaya ako. Wala na ang buwisit. Pero alam mo, matalino rin yung ampunin niyo yun.
Aba, biro mo nakapasa sa Police Academy. 4 na taon mo lang ngayon magiging junior officer siya. Ewan ko ba, Beth. Basta, mainit ang dugo ko sa kanya. Pagkatapos... Hoy! Bakit mo sinapong puson mo? Anong nararamdaman mo, hoy? Ano ba ito? Ay, naku, matagal mo na bang nararamdaman ang pananakit na yan ng puson mo? Eh, bakit hindi ka magpatingin sa doktor? Nawawala na. Pasumpong-sumpong lang naman ito eh. Naku. Nawawala din agad. Pero nakakatakot yan, ha? Mahirap yung ganyan. Dapat alam mo kung bakit may kirot kang nararamdaman. Almira, magpatingin ka. Huwag mong ipagwalang bahala ang nararamdaman mong yan. Sobrang hirap pala ng training dito sa Police Academy. Maraming beses ko nang gustong-gusto nang mag-quit. Pero sabi ng mga kasamahan kong kadete, huwag na huwag daw akong susuko. Halos 20,000 kaming nag-aspire na mapasok na kadete rito. At wala pa kaming 400 na nakapasa. Huwag ko raw sayangin yun. Tama naman sila eh. Pero dito, hindi talaga tatagal ang may mahina ang loob. Dario, mabuti dumating ka na. Nasa balita ka. Kayong tatlo ng kasamahan mong pulis. Alam mo na pala. Napanood mo pala sa news. Oo. Sangkot ang team ninyo sa pagpatay sa isang drug suspect. Hindi ako kasali ron. Nadamay lang ako. Kilala mo ko, Almira. Hindi ko magagawang pumatay ng isang minor de edad na napagbintangan lang. At kahit may ebidensya pa, hindi ko kayong barilin ng isang taong walang armas. Paano yan? Eh, hindi ko nga alam eh. Na media kaya tiyak lalong pagpepiyasta ng kaso. Sasakyan niya ng mga human rights advocate. Ang mahirap pag nasuspindi kami. Huwag naman sana. Patay tayo pag nagkataon. Ipagdasal natin. Isa nga pala, kumusta ang check-up mo sa OB-GYN? Hindi maganda. Ha? Bakit? Nakita sa ultrasound result na merong malaking bukol sa right ovary ko. Sabi ng doktor, kailangan ipabiopsy para malaman kung benign o cancerous. May possibility raw ba na cancerous ang bukol sa ovary mo? Oo. Dario, paano na tayo? Bakit kasi magkasabay pang dumating ang problema natin? Anong gagawin natin pag malala pa lang sakit ko? Tapos, natanggal ka pa sa pagkapulis. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang bukas. Ano itong nasa dyaryo? 4 na pulis sinuspindi at kinasuhan? Oo nga. At kasama si Tito Dario. Ano nangyari? Bakit siya nasangkot sa ganitong kaso? Sa susunod na linggo, same break na kami dito sa Police Academy. Makakadalaw ako sa kanila. Malalaman ko ang buong pangyayari.
na nga, nangyari ng kinatatakutan ko. Suspindido ka, Daryl. Tapos ako naman na-diagnose na cancerous yung bukol ko sa right ovary. Habang suspindido ko, suspindido rin ang sweldo ko. Ang mahirap kapag hindi ako na-absweldo. Madi-dismiss na ako sa police service at lahat ng benepisyo ko bilang police, kanselado lahat. Magpapa-opera pa ako. Paano na? Magpasaklolo muna tayo sa mama mo. Wala nang pera si mama. Hindi ba nga? Nabenta na yung two-door apartment namin nung ma-heart bypass siya. Mula nang mamatay ang papa ko, wala na rin income si mama. Ito kasing katim ko eh. Pinagsabihan ko na sila, dahan-dahan lang, huwag silang masyadong agresibo. Pero napatay pa rin yung teenager na dapat arestuhin lang at dalhin sa headquarters. Team kayo. Siyempre, damay ka sa kaso. Hindi ako nawawala ng pag-asa, Almira. May makapagpapatunay ng mga witness. May kuha ng CCTV. Tatlo lang silang lumapit sa biktima. Ako na iwan sa mobil dahil akong nagmamaneho. Ako na magbubukas ng pinto. Baka si mama na yan. Good afternoon po, Tita Almira. Ikaw pala, Mark. Pasok ka. Mark? Mano po, Tito Dario. Kaawan ka ng Diyos. Sem break po namin sa Police Academy, kaya nakadalaw ako. Kumusta na po kayo? Ang totoo, hindi mabuti. May problema kami ng tita mo. May sakit siya. At hindi lang yun. Ako, may kaso. Katunayan, suspindido ko. Nabasa ko nga po sa dyaryo, Tito. Bago pa lang ako umuwi rito, alam ko na. Ang medyo ikinagulat ko ngayon, sabi niyo may sakit si Tita Almira. Meron nga. Ano pong sakit niyo, Tita? Cancer. Oh. Cancer malaki sa ovaryo. Tita. May malaking bukol ako sa right ovary. Kailangan operahan. Pero paano nga? Akala namin makakapaglo ng Tito Dario mo. Pero sumabay naman ang suspension niya. Biglang-bigla ang mga pangyayari. Sabay pa. Totoo po ba, Tito? Oh, Mark. Ito na ang pinakamabigat na pagsubok na haharapin namin. Litong-lito ako. Sa pagkakataong ito, nakataya hindi lang ang karir ko bilang pulis, kundi pati ang buhay ng asawa ko. Tuluyan na nga kayang madismiss sa serbisyo si Dario? At si Almira makaligtas kaya sa kanyang malubhang karamdaman? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Olive Madrideos, Vilma Borromeo, at si Phil Cruz sa papel na Dario. Dinapatan ng tunog ni Jerry Butiang, sa musika ni Buboy Sanong, supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega.
Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing panad mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dulan, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Matagal na akong lihim na nasasaktan tuwing inaalipusta mong mga tulad ko. Ngayong alam mo ng buong katotohanan, sana magbago na rin ang pagtrato mo sa mga batang kalye. Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing palad mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag galilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Lakip ang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-apat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing palad mo. Dito pa rin, sa ating natatanging tunang, may pangako ang bukas. Good afternoon po, Ma'am Olive. Magandang hapon din. Teka, sino ka ba? Hindi kita matandaan. Ma'am, ako po si Mark. Yung pong estudyante niyo sa elementary, yung ampun po ng pulis na si Sarento Dario. Si Mark, pasensya na hindi kita nakilala. Lumaki kasi ang katawan mo at umitim ka. Sa police training po, ma'am. Madalas nakabilad kami sa init. Ibig mong sabihin, pumasok ka na nga sa pagiging pulis? Ilan buwan na lang po, gagraduate na po ako sa police academy, ma'am. Aba na ako, natutuwa ako para sa'yo. Tinotoo mo nga ang sinabi mo sa akin, no, na magpupulis ka. Ma'am, isa po kayo sa nagpalakas ng loob ko noon. Nakatanim po sa isip ko yung sinabi niyong patunayan ko sa lahat na kahit dating salbahe, dating batang kalye, pwedeng magbago. Gusto ko namang maiyak. Bakit naman po? Bihira ang mga estudyanteng gaya mo na nakakaalala ng kanilang guro.
Nakakataba ng puso na yung gaya mo na naging eskwela ko noong bata pa. Ngayon, nahaharap na rin sa kanilang karera. Naaalala pa rin ang kanilang maestra. Talaga pong lagi ko kayong maaalala, ma'am. Kasi hindi lang lesson sa libro ang itinuro niyo sa akin. Tinamnan din po ninyo ng mga aral ang puso't isip ko. Alam mo ba, Mark, may malayo kang mararating bilang pulis. Sana nga po. Ipagmamalaki ka ni Sargento Dario. Siya po ang inspirasyon ko, kaya ako pinasok ang profesyong ito, ma'am. Saka, may isa pa po akong malalim na dahilan. Kaya ako pinangarap maging alagad ng batas. Ha? Ano ang isa pang malalim na dahilan iyon? Gusto ko pong hanapin ang nanay ko. Naisip ko po, magagamit kong posisyon ko para madali ko siyang matagpuan. Hindi ka galit sa nanay mo kahit pinabayaan ka? Nung una po, nagagalit ako. Pero bandang huli po, napag-isip-isip ko, hindi ako magiging tao kung hindi dahil sa kanya. Kaya nakahanda po akong patawarin siya. Hindi nagkamali si Sargento nang ampunin ka, Mark. Likas na may mabuti kang kalooban. Itong bayad ko, mamang tricycle driver. Sige, Ro. Salamat. Ito nga yung kaling yun. Champaka Street. Dati may butika sa kantong ito. Ngayon wala na. Ilang bahay mula rito ang bahay ni na Mrs. Santos. Ay, ayun. Aba. Wala nang malaking bahay dito ni na Mrs. Santos. 3-story building nang nakatayo. Kay Mrs. Santos ko noon iniwan ang anak ko. Eh bakit wala na sila rito? Ayun, may matandang lalaki. Parang namumukaan ko. Magtatanong ako. Magandang hapon po. Kayo po ba si Mang Lucio? Ako nga. Sino ka ba, Ineng? Bakit mo ako kilala? Mang Lucio, ako po sila Arnie. La? Iyan pong dating katulong ni na Mrs. Santos. Yung laging bumibili ng pandesal sa bakery ninyo. Naaalala na kita. Mang Lucio, natatandaan niyo siguro. Nagbuntis ako noon, di ba? Yung anak pa ninyong kumadrona nagpaanak sa akin. Oo. Bakit po wala na dyan ang bahay ni na Mrs. Santos? Building na ho ang nakatayo. Oh, matagal lang patay si Mrs. Santos. Nang makapanganak ka at umalis ka na sa kanila, ilang buwan na lang na-stroke si Mrs. Santos. Pagkatapos nun, mga 5 taon, naibenta na yan. Umalis na dyan yung anak at manugang ng amo mo. Kasi po, iniwan ko po sa kanila ang anak ko. Ah. Lalaki po yun. Ano na pong nangyari sa anak ko? Ako, mukhang malupit yung naging manugang ng dating amo mo. Huh? Sa kanya naiwan yung anak mo. Kaso, mukhang namaltrato. Ano nga bang alam nung batang yon? John Mark po. John Mark. Tandang-tanda ako po dahil akong pumili ng pangalan. Pero ang apelido po, apelido ni na Mrs. Santos ang inilagay. Oo, si Mark. Oo, oh. naglayas. Ho? Naglayas yung bata. Oo. Hindi siguro nakatiis sa kalupitan ng manugang ni Mrs. Santos. Oo. Oh. Mula noon, hindi ko na siya nakita. Oh. Siguro, binata na ngayon yun. Kung hindi ako nagkakamali ng kwente, baka mga
23 o 24 ng edad niya. Saan ko hahagilapin ngayon ang anak ko? Ha? Gusto ko hong makahingi ng tawad sa kanya. Ba? Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kanina tumawag sa akin sa telepono si Dario. Naka-schedule na raw para sa operasyon ng anak ko si Almira. Tataposin ko lang tuwing nawasing-masing ko maruruming damit. Pupunta na ako sa ospital. Sandali lang naman ito dahil pride powder ang gamit ko. Diyos ko, tulungan po yung anak ko. Kung pwede ko lang kunin ang sakit niya, sana po ako na lang. Matanda na ako. Pwede na ako magpahinga. Pero si Almira, bata pa siya. Panginoon, huwag po niyo siyang pababayaan. Dadali na ako sa operating room mamaya, Dario. May go signal ng cardiologist ko. Hindi ka rin daw diabetic, kaya okay lang na operahan ka, Almira. Pagkatapos nito, mag-a-undergo pa ako ng chemotherapy. Wala tayong nautang na pera kay mama. Saan ka kumuha ng pera? Huwag mo nang isipin yun. Ang importante, gumaling ka. Malampasan natin ito. Meron pa tayong sapat na pera para sa chemo ko? Gagawa natin ang paraan. Sorry, Dario. Sorry? Saan? Nakadagdag pa ako sa problema po. Kung hindi ako nagkasakit, isa lang sana ang iniisip natin. Ang kaso mo lang sana ang pinaproblema natin. Huwag kang mag-sorry. Hindi mo ginustong magkasakit. Walang taong gustong magkaroon ng ganyang karamdaman. At yung kaso ko, ipinagpasa Diyos ko na lang. Alam ng Diyos, kahit kailan hindi ako naging abusadong pulis. Kaya bahala na siya sa akin. Lumalapit po ako sa inyo, Panginoon. Ituro po ninyo sa akin ang dapat kong gawin. Gabayan po ninyo ako sa paghahanap ko sa aking anak. Ituro po ninyo sa akin kung saan ko siya matatagpuan. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Diyos ko, kayo na pong magligtas sa asawa ko. Dario! Kayo po pala, mama. Ano po? Hawa nga rin, Diyos. Si Almira. Tapos na ba ang operasyon? Hindi pa po. Nasa operating room pa po siya. Hindi pa lumalabas sa mga doktor. Kung kulang pang hawak mong perang pambayad dito sa ospital at sa lahat ng gasto sa operasyon ng asawa mo, ang bahay ko, pwede nating isanla sa bangko. Salamat po, mama. Pero siguro kakasya na ang perang hawak ko. Eh,
saan ka nangutang? Suspendido rin ang sweldo mo, di ba? Hindi ka pwede mag-loan sa asosasyon ng mga pulis. Totoo po pala na pagtaimtim ang iyong pagdarasal, may saklolong darating para sa mabibigat na problemang dumarating sa atin. Sakto pong dumating na saklolo sa akin, Mama. Parang hulog ng langit. Kapag napapatingin ako sa tatlong palapag na gusaling yan sa tapat nitong bahay namin, naalala ko itong dating katulong nila Macy Santos. Maraming babaeng katulad nila Arnie, umibig sa manlulokong lalaki, pagkatapos tinakbuhan ng mabuntis at ang anak ipinamimigay, tapos sa kahanapin. Sa ngayon, malabo na niyang makita si Mark. Ewan kung buhay pa ngayon ang batang iyon. Hospital yun. Naturi nga private pero kulang-kulang naman ang mga gamot sa kanilang drugstore. Kailangan ko pa lumabas para bilhin ang ibang gamot na ipainom daw sa asawa ko kapag nagising pagkatapos ng operasyon. Ay! 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 Sorry, Ali. Nagmamadali kasi ako eh. Okay lang ho. Nagmamadali rin kasi ako. Dario? La Arnie? Ano ang mangyayari sa pagtatagpong yon ni Dario at La Arnie? Malaman kaya ni La Arnie na ang anak na kanyang inahanap ay inampon ni Dario? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Olive Madrideos, Vilma Borromeo, at si Phil Cruz sa papel na Dario. Dilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagkaanyayang huwag po ninyong kadidigdaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing palad mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo
ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Matagal na akong lihim na nasasaktan tuwing inaalipusta mong mga tulad ko. Ngayong alam mo ng buong katotohanan, sana magbago na rin ang pagtrato mo sa mga batang kalye. Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasimpalad mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing palad mo. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Laarni, tignan mo nga naman ang pagkakataon. Sa dami ng taong tumatawid, ikaw pa nabangga ko. Kumusta ka na? Ito, buhay pa rin pagkatapos iwan ng isang lalaking manluloko. Anong ibig mong sabihin? Bakit? Hindi mo alam? Alin ang hindi ko alam? Iniwan mo akong buntis. Ha? Hindi ko alam. Wala akong alam. Ang alam ko lang, nagkatampuhan tayo. Tapos kami naman, biglang umalis dun sa lugar natin. Nalipat kami sa Caloocan. Pero hindi mo na ako kinonta. Palibhasa na isahan mo na ako. Nagmalaki ka na. Pinagmalakihan mo ako. Larnie. Nang malaman ng mga magulang ko na buntis ako, pinalayas nila ako. Gusto ko na magpakamatay noon. May isang babaeng tumulong sa akin. Kinuha akong katulong. Yung bata, nasaan? Litong-lito ako noon. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang bata. Iniwan ko sa amo ko. Pagkatapos, napatira na ako sa Bohol. Tagaroon na naging asawa ko. Bakit narito ka sa Maynila? Ina ko. Lagi kong naaalala ang anak na iniwan ko. Gusto ko siyang hanapin. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya na ipinaampun ko siya. Ang problema, wala na sa lugar ng pamilyang pinag-iwanan ko sa aking anak. May litrato ko ba ng bata? Meron. Narito sa wallet ko. Sandali. Heto. Ayan siya. Karga mo siya rito. Bata ka pa rin sa picture na ito. At ang baby. Baby pa talaga. Hindi ito magagamit sa paghahanap.
naging pulis ka ba? Oo. Natapos kong kurso kong criminology. Kung ganon, magagamit mong posisyon mo. Baka sakaling matulungan mo ko. Isa pang problema yun. Sa ngayon, suspendido ko bilang pulis. May kaso kami. Baka nga matanggal pa ako. Pero ibigay mo sa akin ang cellphone number mo. Baka sakaling may magawa pa rin ako. Dapat talaga may magawa ka. Alalahanin mo. Anak mo rin ang anak na hinahanap ko. Oh, Dario, bakit ang tagal mo? Nariyan lang naman sa malapit ang drugstore. Wala po kasi dyan ang gamot na nasa reseta, Mama. Naganap ho ako ng ibang butika. Pumunta ka sa nurse station. Bili ng nurse. Dalhin mo raw agad sa kanila ang gamot ay papainom kay Almira. Mamaya raw kasi ng konti, mawawala na yung visa sa kanya ng anesthesia. Opo, Mama. Dadalhin ko na itong gamot sa nurse station. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Oh, mahirap pag matanda na. Hiligil na kaagad ako. Samantalang ang lapit lang naman ang tindahan. At bumili ako ng Pride Bar. Lalaban ko ang ilang pirasong maruruming short at sando ko. Oh. Aba, sila aning babaeng yun na kumakatok sa gate ng dating kinatatayuan ng bahay ni Mrs. Santos. Tao po! Tao po! Bahay! Landy! Eh, kayo pala, Mang Lucio! Bumalik ko ako. Tatanong ko ako sa nakatira dito sa building. Baka alam nila kung saan lumipat ang anak ni Mrs. Santos. Lako ay madalas alang tao dyan. Baka kung sakaling may makuha akong impormasyon kung malalaman ko kung saan nakatira yung anak ni Mrs. Santos. Lako, malabong may alam sila. Ahente sa ahente ang nag-uusap nang magkabilihan sila ng lupa. Ayoko ho kasi bumalik sa Bohol nang hindi ko natatagpuan ang anak ko, Mang Lucio. Ella Arne. Hindi ho ako matatahimik hanggat hindi ako nakakahingi ng tawad sa anak ko. Cadet Joseph Asilo, Baguio City. Cadet Arnold Panupio, San Pascual, Batangas. Cadet Arvin Villar, Pagadian City. Cadet John Mark Santos, Santa Cruz, Manila. Cadet Danilo Magbanua, Talisay, Cebu. Hello, Mark. Hello, Tito Dario. Tito, graduate na po ako. Katatapos lang po ng graduation rites namin. Ganun ba? Eh, nagkataon na bagong opera si Tita Almira mo. Hindi na ako nakadalo sa graduation mo. Sayang. Pero congratulations, ha?
Salamat po. Naiintindihan ko po kung hindi kayo nakarating. Hindi bali po. Bukas po, andyan na ako sa Maynila. Pagdating mo dito, sasaluduhan na kita. Junior police officer ka na. At andan mo na ako. Sa rango lang po ako mas mataas sa inyo dito. Pero sa pagkatao, kayo pa rin po ang idolo ko. Kundi po dahil sa isang mabait na pulis na katulad nyo, hindi ko po maaabot ang pangarap kong ito. Kung anong ginawa ko sa'yo, gawin mo sa iba. Opo, hindi ko po kalilimutan yan. O sige, magkita na lang tayo dito sa Manila. Babalikan ko pa sa ospital ang Tita Almira mo. Sige po, Tito. Bye. Bye. Junior police officer ng batang sinagip ko sa lansangan. Hindi na sayang ang pagod ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dario, bakit mo ako kinontak? Bakit mo ako pinapunta sa restaurant na ito, dito sa Mayroas Boulevard? Manggagaling sa Kabiteng taong kakatagpuin ko. Kaya sabi ko, dito kami magkita. At isa pa, malapit din dito ang ospital kung saan nakakonfine ang misis ko. At Larny, may gusto rin akong ipakita sa iyo. Ano yun? Eto. Ito yung picture na ipinakita ko sa iyo, di ba? Hindi mo ba isinuli sa akin? Ibang kopya yan. Ano? Bakit meron ka nito? Kagabi ko lang nakita yan sa kwarto ng batang inampo namin. Isang batang snatcher noon na naaresto ko nang magablot ang bag ng isang babae. Nakalagay yan sa isang kahon ng sapatos kasama mga lumang ID niya noong high school. Ibig sabihin, inampon mo ang anak ko, ang anak natin. Hindi ko alam na anak mo siya. Nangilabot nga ako nang makita kong picture na yan. Kasi duplicate copy yan ng litratong ipinakita mo sa akin. Kagabi lang ako nagkaroon ng idea. Ayan na siya. Natanaw ko na siya. Dito, Dario. Kanina pa po kayo? Medyo. May kasama ako, Mark. Good afternoon po. Magandang hapon din. Mark. Dito. May gusto lang akong itanong sa'yo. Nakita kong lumang litratong ito sa kwarto mo sa bahay kasama ng mga lumang ID mo. Ikaw ba ito? Akala ko na iwala akong picture na yan eh. Opo, Tito. Ako yan. Nung maliit pa ako, karga ako ng nanay ko. Ang totoo po, bukod sa inyo, ang nanay ko ang dahilan kung bakit pinangarap kong maging pulis. Gusto ko siyang hanapin. Meron din akong ganyang picture. Heto. Oo nga. Parehong-pareho. Bakit po may ganyan kayo? Mark, siyang nanay mo. Kayo? Kayong nanay ko? Oo. Ako ang iyong ina. Bata pa ako noon. Hindi ko alam kung paano kita bubuhayin. Kaya iniwan kita kay Mrs. Santos. Pero mula nang iwan kita, hindi na ako napalagay. Minuto, oras, naiisip kita. Patawarin mo ako. Inay, ang tagal ko pong pinangarap yung ganito. Yung mayakap ako ng sariling nanay ko. Hindi ka galit sa akin? Hindi po ako magiging tao kung wala kayo.
Yun na lang po ang iniisip ko. Naging palaboy man, maswerte pa rin po ako kasi inampun ako ni Tito Dario. Anak, siya ang tatay mo. Ano? Mark, naging magkasintahan kami noon. Nagkatampuhan. At hindi ko alam na buntis siya na maghiwalay kami. Pero niloob ng Diyos na magkatagpo tayo. Para mapunan kong pagkukulang kung hindi ko naman sinasadyang gawin. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko pala kayo, Tito lang. Tatay ko pala kayo. Mike. Ipinagmamalaki ko pong ako'y maging inyong anak. Mark, ngayong natagpuan na kita, matatahimik na ako dahil nakahingi na ako sa iyo ng tawad. Kaya masaya na akong babalik sa Bohol. Dadalawin ko po kayo sa Bohol, Nay. Gusto ko makilala mga kapatid ko. Matutuwa sila pag nakita ka. Salamat at agad mo akong tinanggap. Sabi ko nga po, hindi ako magiging tao kung wala kayo. Kaya kalimutan nyo ang naging pagkakamali nyo. Ang importante, nagtagpo uli tayo. Oh, ayan, anak, sige na. Hihintayin kita, ha? Sige po. Ingat. Anak mo pala sa unang mong nobya si Mark. Oo, Almira, oo. Pero maniwala ka, hindi ko alam. Nangampunin ko siya, wala akong kakutob-kutob na anak ko pala siya. Kaya pala sa umpisa pa lang, mabigat na ang dugo ko sa kanya. Wala siyang kasalanan. Ang totoo, sa kanya galing ang perang ipinambayad natin sa operasyon mo. Ano? Oo. Inialok niya sa akin ang malaman niyang magpapa-opera ka. Hindi pa naman siya pulis. Hindi pa siya nag-duty. Saan siya kumuha ng pera? Ang kadete, basta't natanggap sa academy, may sweldo na sila. Malaking naipon niya sa loob ng 4 na taon na pagiging kadete niya. Sabi niya, gamitin daw natin. Sa kabila ng pangit na pakitungo ko sa kanya, nag-alok pa siya ng ganong tulong. Sinabi ko naman sa'yo, mabait si Mark. Hindi siya galit sa akin. Kung galit siya sa'yo, hindi siya mag-aalok ng tulong. Ngayong junior police officer na siya, sabi niya tutulungan din niya akong humanap ng police official na makatutulong sa kasong kinasangkutan ko. Sigurado akong maaabsuelto. Hindi ako magre-retirong may dungis sa pangalan. Oh, Dario. Ihingi mo ko. Nagtawad kay Mark. Pinatawad ka na niya, Almira. Mamaya andito yun. Dadalawin ka. Alang-alang man lang sa akin, please. Tanggapin mo rin siya ng buong puso. Para sama-sama tayong makapagsimula at matanaw ang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan
Ang aming itinampok na kasaysayan, alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang. Huwag mong husgahan ang mga taong hindi kasing palad mo. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga munggahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Olive Madrideos, Vilma Borromeo, at si Phil Cruz bilang Dario. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutiang, sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayan ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.